Good morning guys, welcome again to my YouTube channel. The last time na gumawa ako ng update is for Santevi. Then this time around, ang ipapakita ko ng mga update sa inyo is for Sandrina Alaminos. Alam naman natin na marami nakihintay ng updates for Sandrina Alaminos kasi medyo kakaiba talaga yung mga model units nila dito compared dun sa mga developers natin na existing na dito sa San Pablo City. Though, kinukonsider pa rin natin San Pablo si Sandrina Alaminos kasi napakalapit lang kasi ng distansya niya from the boundary of San Pablo then Alaminos. And si Sandrina Alaminos din kasi yung nagta-turnover ng complete finish talaga as in naka-granite tiles and naka-dress up na talaga siya gamit na lang ang pula. Medyo pricey talaga si Sandrina pero worth it naman yung investment for Sandrina Alaminos. Ang nakakatuwa din dito kasi after the pandemic, dire-diretso na yung construction ng mga units natin dito kay Sandrina Alaminos. So without further ado, let's go check out na natin para makita na natin kung ano yung mga progress dito sa site ng Sandrina Alaminos. Come on! Pagdating naman guys, dito kay Sandrina Alaminos, meron tayong 5 models na pwedeng pamilihan. Ito yung Avina, Ara, Raya, Amira, and then yung Lavit, yung pinakamalaki. Andito na tayo guys, sa mismong guarded entrance ni Sandrina Alaminos. Ito yung unang model na madadaanan natin pagpasok pa lang ng guarded entrance ni Sandrina. Ito yung Ara model. Pagdating dito sa mismong main road na nandito rin yung mga model units natin, tapos na po yung drainages, pathwalks, and halos patapos na rin po ang mga model units natin. Medyo naiiwan na lang po dito yung pinaka Amira model. And itong block na nandito sa right side natin, halos sabay-sabay na pong kinoconstruct. Then ang next model na nadaanan naman natin is itong Avina model. Si Avina model ay 3 bedrooms din, 2 toilet and bath. Same din nung kay Ara model. Mas malaki lang ng konti pagdating kay Ara model. Yung susunod naman natin guys ay Lavin kasi ito yung madadaanan kagad din. Yung pinaka malaking unit pagdating dito kay Sandrina Alaminos. Dito naman kay Lavin model, 5 bedroom siya, then 3 toilet and bath. So napakalaki. Plus meron pa siyang attic. Later, ipapakita ko naman sa inyo yung loob ni Lavin kasi medyo na-curious din ako kasi siya yung pinakamalaki nga na model dito kay Sandrina. Then, ang next naman natin is itong second to the biggest, Amira model. Dito naman guys, kay Amira model, meron tayong 4 bedrooms, then 3 toilet and bath. Plus, meron din siyang attic kagaya nung kay Lavin. Kaya kung mapapansin nyo pagdating dito kay Lavin and Amira model, para na siyang 3-story dahil meron siyang attic. And mas nagustuhan ko pagdating sa exterior itong si Amira. Then punta naman tayo dun sa pinaka last model na hindi pa natin nakikita. So ang next natin naman na model unit is itong Raya model. Dito din kay Raya model, naka 4 bedrooms din siya, then 3 toilet and bath. Mind you guys, pagdating dito kay Sandrina, complete turnover na po.
when you say complete turnover, meron na po siyang partition, granite floorings, then yung pinaka-ceilings po natin, meron na rin po. Now guys, if you have plan na magpa-construct ng unit nyo po, try to consider Centrina Alaminos. Ang maganda din kasi dito kay Centrina, ang ginagamit nilang load-bearing blocks is 3,000 PSI. Hindi siya ginamitan ng ordinary hollow blocks. Guys, if ever na gusto nyo makita ng actual itong mga model units natin dito kay Centrina, inilagay ko na yung contact number namin dito sa screen para makapagpa-schedule kayo ng site viewing. Yan guys, kung mapapansin nyo halos may mga concrete roads na yung mga bawat blocks, then dito sa left inuumpisahan na rin yung pagkoconstruct ng mga unit. And makikita rin po natin na meron na rin pong mga nakalagay na poste ng Meralco. So ready na po din ang pinaka electrical lines natin. Alam ko marami nagtataka kung bakit na ganito yung presyo pagdating kay Centrina Alaminos compared to sa other developers. Pero ang maganda kasi, makita nyo personally yung mga model units dito sa Centrina Alaminos. And dun nyo may compare yung difference niya pagdating sa ibang developer. And kayo na rin yung makakapagsabi kung bakit ganito pala talaga yung presyo pagdating kay Centrina Alaminos. Ayan guys, sisilipin na natin yung loob nitong Lavin model. Kapansin-pansin yung lapad ng model unit na to. Yung pinaka-exterior natin, hindi siya plain walls lang. Gaya ng sinabi ko kanina, ang floorings natin naka-granite tiles na. Itong portion na to, ito yung pinaka-paglalagyan ng sliding door tulanay. Then yan yung pinaka-kitchen natin. Ito yung unang bedroom na nandito sa ground floor. Actually, dalawa yung pinaka-room dito sa ground floor. And ito naman yung kitchen countertop natin and yung pinaka-bar counter. Kung may questions kayo guys, just comment down below para masagot natin kung ano man yung mga inquiries nyo pagdating dito kay Centrina Alaminos. Next naman natin, punta tayo sa second floor nitong model na to. Ito naman guys, yung pinaka master's bedroom natin. Itong master's bedroom natin, naka panoramic window na rin siya, kaya kung mapapansin nyo, napakalaki ng pinaka window. And meron din siyang walk-in closet. And ito naman yung sariling toilet and bath pagdating dito sa master's bedroom ng Lavin model. Then ito naman yung next bedroom para dito sa second floor. At ito yung pinaka pangatlong bedroom dito sa second floor. A total of 3 bedrooms dito sa pinaka second floor. Then meron din silang common toilet and bath. Ito yung common toilet and bath dito sa second floor. Ayan guys. Nandito naman tayo sa pinaka-balcony ni Lavin. Ayan uli guys, si Avina at saka si Ara. So kitang-kita natin yung pinaka-buong unit ng Avina and Ara dito sa balcony ni Lavin. Now, punta naman tayo sa pinaka-attic ng model na to. So, itong pinaka-attic ni Lavin, pwede mo rin siyang gawing bedroom. Pag nangyari yon, ang total ng bedrooms ni Lavin is magiging 6.
Again guys, if ever na meron kayong questions regarding dito kay Sentrina Alaminos, don't hesitate to ask questions. Pwede kayo mag-comment down below or pwede nyo rin kaming i-text or tawagan dito sa number na nasa screen. Maganda guys yung location ni Sentrina Alaminos kasi marapit lang din siya sa SM and at the same time, malapit po din siya sa TR4 or dun sa pinaka-diversion road going dun sa Lipa and even sa Santo Tomas. And if paluwas ka naman ng Manila, lalabas ka na lang ng subdivision, then pwede ka nang sumakay ng bus diretso sa Manila. And hindi lang yan guys, yung bukana ni Sentrina is i-commercialize siya. So possible na magkaroon din ng sariling mall or mall mismo dun sa harapan ni Sentrina. There you have it guys. I hope you like this video. And dun sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe na po sa aking YouTube channel. And hope may spread nyo to dun sa iba nyong friends na taga rito rin sa San Pablo para mas makatulong din po. Lalo-lalo na dun sa mga naghahanap po nung bagong bahay para sa kanilang pamilya. So yun lang po mga peeps. Maraming salamat.